Dennis y Troy. Ano bang palabas to, Troy? Manood ka na lang, Marita. Wala na akong panahon makipag-usap sa'yo. Dennis! Bumaba ka dyan! Harapin mo ako! May problema ka ba, Troy? Ikaw ang may problema! Dahil kapag hindi mo napatunay na nababasa ko sa dyaryo, na mabilis ka at asintado, titimpong ka dyan sa kinatatayuan mo! Ano ka ba, Troy? Nasisiraan ka na ba ng bait? Sinabi ko na sa'yo hindi ako marunong tumanggap ng pagkatalo! Pinili mo si Dennis! Pwes! Kailangan patunayan niya mas magaling siyang lalaki kaysa sa'kin! Lasing ka lang, Troy! Leche! Nagdadahilan ka pa! Ang sabihin mo, duwag ka! Pareho ka lang amo mong si Mison! Matagal na sa serbisyo, alila na tagasunod pa rin hanggang ngayon! Pare-pareho kong walang binatbat! Mga NBI na pulpol! Hindi na sana kita papatulan eh. Pero dahil sa paratang mong yan, hindi kita palalagpasin! Ihahagis ko itong boteng to, Dennis! Kapag nabasag, sabay tayo magpapaputok! Dennis, huwag mo siya patulan! Binuhay kita para may makapagpaliwanag ng katotohanan. Wala kang atraso sa akin, kaibigan. Pero kapag binaliktad mo ang katotohanan, paliliparin ko yung baon ng ulo mo. Huwag po! Titistigo po ako para sa inyo! Mahal kita, Dennis. Pero may due process tayong sinusunod. Hindi tayo dapat pagbintangan na may whitewash sa departamento natin. Kaya, I'm really sorry. Hindi ko talaga ugali ang mamagitan lalo't sa ganitong sitwasyon. Total, nasa side mo na ang state witness. Matibay na ang defensa mo para sa self-defense. Eh, sir. Paano ho yung... Magpahinga ka na muna. At para makasiguro tayo na walang mangyayaring bulilyaso sa lakad natin bukas, hindi na sa Metrobank ng Timog ang titirahin natin. Sa PNB ng San Andres ang dadalawin natin. Talagang bilib ako sa diskarte mo, Ernel. Utak na utak pa lang! Talaga yayaman na tayo? Eh siguradong maliligaw yung mga yon dahil mag-iiba pala tayo ng bangkong papasukin. Magmumukhang eng-eng yung mga yon, Ernel. Alam mo, Sarge, yan ang sinasabi ko sa'yo eh. Makuha mo lang yung katiting na utak ni Ernel. Sisikat ka rin. Yan ang hintayin mo. Nakarating ako dyan. Thank you.
Bitawan mo yan. Bitawan mo! Mabuti, pare. Hindi ka nabuto, ah. Da, please lang, pare. Malayo sa bituka. Hindi ko nga malaman kung bakit kailangan pa ako i-confine dito. Alam mo, pare, nagsisiguro lang si doktor. Kahit na madaplis yan, eh. Pag tinamaan ka ng tetano, malamang siguro lumuluha na at naghihinagpis si Mare ngayon. At naghahanap na ng kapalit ko. Eh, yan ang imposibleng gawin ni Mare. May iba nga pala tayo, pare. Kinongratulate ako ni Presidente kanina. Hindi ko nga alam kung paano kita pasasalamatan, eh. Alam mo, pare, sa totoo lang, lalong bumabango ang pangalan ko sa itaas. Habang ikaw naman itong gumagawa ng kagitingan sa departamento natin. Yan na nga ba sinasabi ko? Lagi na lang ikaw ang nagsasaing. Pagkatapos, iba ang kumakain. Tingnan niyo yung mami niyo. Habang nagkakaedad kami, napapansin ko, para palang plakang sira. Yong, yong, yong. Buti nalang compact disc na ang gamit ngayon. Hoy, Nano. Huwag mong daanin sa pagpapatawa mga sinasabi ko. Dahil pagkatao mo na at pangalan mo ang natatapakan. Ako at ang mga anak mo ang nadadaganan. Ang mga nilalang ay nilikha mula sa Alabok. Tayong lahat ay magbabalik sa Alabok. Hinga ako, Mison. Hindi kita patatahimikin. Sir, paiinumin ko lang ho ng gamot ang pasyente. Good evening ho, sir. Bibigyan ko lang ho kayo ng injection. Thank you.
sir. Nabaril ho kayo? Natibo. May tiyani ka ba? Meron ho. Sandali lang. Dali! Hello? Kahit na pala matandang tinali ng asawa mo, may ila pa rin siya. Sino ka? Hindi kita binibigyan ng karapatan para makilala mo ako. Ano bang kailangan mo sa akin? Bakit ka tumawag? Gusto kong iparating mo kay Mison na hindi sa lahat ng araw nakakapit sa kanyang swerte. Mamalasin din siya. Hindi kita maintindihan. Akala ko ba matalinong teacher ka? Eh, gaga ka pala eh. Simpleng Tagalog, hindi mo maintindihan? Malabo kang magpaliwanag, kaya linawin mo para hindi ako maging boba. Pwes, sabihin mo sa asawa mo na tapos na ang kabaong na ipinagawa ko para sa kanya. At ako mismo ang papatay kay Mison. Ying? Naning? Bakit ka umuwi? Pinayagan ka ba ng doktor mo? Mahirap pala sa ospital na yun. Imbes na ineksyon na isasaksak sa'yo, tatarakan ka ng punyal. Bakit? Anong nangyari? May nagtangka sa akin. Pero pumalto sila. Sila? May tumawag sa akin. Ngayon-ngayon lang, nagbabanta. Galit na galit sa'yo. Papatayin ka raw. Kung iisipin ko sila, baka matagal na akong namatay sa nerbiyos. Ying, propesyon ko ito. Kasama na sa trabaho ko ang makipagpatentero kay kamatayan.